always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Mungkin tanggapi banyak resta, terpengaruh mengikut master Likim. Lebih beli untuk counting tips, dia counting analysis para pusakanya berbuat saat ini. Metro Trip November 29, 2020 race, Triple Crown Stake race, Three-Year-Old Bird Stake race, Piltoco Grand Championship Day at ang ating Hopeful Stake race. Nalalaan lang po bukas, sana po nagsitama tayo kanina, medyo alat yung mga nabigay kong giya. Pero tala-tala lang makaka-race sa tingin ko, makakatambal tayo ng diaga. Meron po tayo dito ngayong apat na set ng winner take all, tatlong set ng pick 5 at dalawang pick 6, isang pick 4. Napakaganda po ng lineup bukas, bayang kalorista. Ating ito po Blade Ihado at may Yamadong makakachamba dito. Para sa akin napakaganda po. Sana magsitama tayo. Simulan ko na po, bayang kalorista. Race number 1 po tayo, winner take all event. Race 1 hanggang race number 7, Piltoco Andox Lechon Manok Trophy Race. Meron tayong 14 runners po dito. Dito po first choice ko po dito itong numero 4 na 616 JT Say po patong ito ngayon. Nung nakaraan po hindi ko to nakita ng magandang pinak po kasi medyo masama ako yung salida. Kaya tingin ko dito ko JT Say po makakaporma agad ng largahan, yung tingin ko po makakachamba po dito kasi po ang aking first choice. Second choice ko po itong mabiti nung huli naman, nakalaban din nila itong numero 5, Olala, nasakay ni Christian Pilapi. Medyo namitahan na lang po ni Mount Dulang-Dulang kung natatandaan nyo po nung rockbottom nakaraang linggo dito sa Metro Turf. Kaya po siya ang nakita ko na second choice na napili ko kasi ano po ito, doble manak po dito sa Metro Turf. Isasama ko po ito sa Sandihado, bayang karalista na baka magustuhan nyo. Itong numero 6, Bordel, nasakay ni J.A.A. Guse. Ito ho, bandera to, kung sakaling wala akong gano'ng mabilis na makagumulo sa kanya, baka ho mapabayaan, makapuunang here, baka ho makachama ng bayang karalista. First choice ko po, number 4, 616. Second choice, 5, Ulala. Third choice, Longshot, Bordel. Race number 2 na po tayo. Pick 5 event, race 2 hanggang race number 6, Piltoco JS Rabano Construction and Supply Incorporated Trophy Race. 14 runners din po tayo sa top class 3, 47 to 53, merge or split. First choice ko po dito itong numero 8, Rockstar Show. Nagpatak lang po ito, tingin ko nung huling tumakbo dito sa dito kung matandaan kung Metro Turf o San Lazaro. Pero dito po magaling manakbo yan sa Metro Turf. JB Guse po re-renda. Kaya tingin ko po magagamay naman po niya itong kabayo na ito. Tsaka madali naman po itong palargahin. Isunod lang ito agad. Siya po ang first choice number 8. Marami po kasing mabis dito. Baka magkaubos ako. Kaya nila Silab, Agidaw, nila Headmastership, Royal Signal. Kaya po tingin ko ito. Napapabler po ito sa re-remate. Second choice ko po itong number 9. Simsway na sakay ni JT Say. Ito po nung nakaraan, lumaban kay Tool of Choice, halo siya na rin po humabol ng humabol. Medyo kinapos lang siya nung hininga, kaya hindi siya naka-format, inabot pa si Mel Mundo. First choice ko po ulit, number 8, Rockstar Show. Second choice ko, number 9, Since When. Race number 3 na po tayo, Piltoco Pagcore Trophy Race. Pilracom, RBHS Class 3, 40 to 46. Nga 14 runners, puro pool gates po pala ang lineup natin bukas. Talagang maaati ka po po ito. First choice ko dito, bayang kalista ito numero 10, Stardust. Kung natandaan nyo, tumakbo siya ng wali sa sprint, ang lakas po ng tinalo nito. Hindi po biro yung chinempo nito, 59. Tsaka hindi rin po biro yung tinalo nito. Sila Senior Lucas po tinalo nito, sila Agi daw. Kaya tingin ko kung makakauna po dito to sa karera to, tingin ko, kaya nilang kayang-kaya silang tanungin itong numero sa to, Stardust. Kaya po siya ang aking first choice.
Second choice ko po itong numero 4, yung copper entering 4N4A na si Stay Ready na sa akin ni Jericho Serrano. At itong 4A na si Ginuhit ng Tadhana na sa akin ni JT Huko. Dito po talaga magaling manakbuhan sa Metro Turf, kaya po tingin ko ito magiging kalaban nila. Third choice ko po itong numero 9, born in April na sa akin ni RM Ubaldo. Baka po kasi magkaroon ng agaran sa unahan to at napakadaming matulin. Si Born in April po, itingin ko, abang-abang mga to. Kung makakasalina ng maayos, baka makatsama sa kanila, maka-upset. First choice ko po ulit, number 10, Stardust. Second choice, 4N4A. Third choice, Dihado, number 9, Born in April. Race number 4 na po tayo, second winner take all. Race 4 hanggang race number 10. Ang ating Pilra Com 3-year-old bred stake race, 2,000 meter to, kaya ang kalorista. First choice ko po dito itong numero 6, I Love 97. Last time inabot to ni Cinco del Rinco, medyo marami ko kasi nang mabilis sa unahan nun. Dito po sa karera na to, tingin ko siya ang dadala ng marcha. Siya po ang mauuna dito sa karera na to. Medyo may kahabaan lang po yung karera. Kung mauubliga kong habulin to agad, baka meta na nila abutin. Kung sakaling hindi naman po baka makabuo ng dalawang kwartos, baka din natin nila abutin to, sigurado. Siya po ang aking first choice, I Love 97. Second choice ko po itong number 8, Radio Gaga, na sa akin ni RG Fernandez. Dalawang sunod na po itong nabitin ng mga karera, Hopeful Stake Race, at saka po yung mga tinakbo niya. Dito po tingin ko makakachamba na to para sa akin. Kaya po ang aking second choice. First choice ko po ulit, I Love 97, number 6. Second choice, number 8, Radio Gaga. Race number 5 na po tayo, Piltobo Tilaok TV Trophy Race. Class 4, 28 to 33 splits, 14 runners po tayo. First choice ko po dito itong number 14, Magnificent Lady. Napakaganda ng mga tinatakbo nito. Kaya lalo na po, kung binigit yun ng unahan, ako, mahihirapan kayo rito. Kaya po siya ang aking napipili. First choice, maganda yung numero. Second choice ko po itong numero 2, 13. sorry. Numero 13 na Burgos sa akin ni AR Villegas. Ito po tingin ko po problema na po dito kay Burgos largahan. Kung maganda po ang aalis ito, pwede ito makapwesto agad ng pang-apat, pang-limang pwesto. At saka po pag rumimati naman po ito, bugal-bugal. Kaya po tingin ko kung na-pre-pressure si Magnificent Lady ni Maysilo, kung hindi ko forever, baka matiyambahan niya po, ma-upset niya. First choice ko po ulit, number 14, Magnificent Lady. Second choice, 13, Burgos. Nasakay po ni AR Villegas. Race number 6 na po tayo. Third winner take all. 6 race 6 out of race number 12. Piltobo Rudy Mendoza Trophy Race. Class 4, 34 to 39 splits naman po ito. Ito po solo ko. Trovador. Numero 8. Napakaganda po ng tinakbo nito nung huli. 125.6 po yan, unang takbo pa lang. Kahit sabihin po natin maiden yun, napakaganda po nun, napaka-impresibong panalo po nun. Natingin ko kaya niya pong ulitin dito sa karera na to. Kahit tingin ko ma-pressure siya ni Asyong, napakaganda. Tsaka tingin ko may bubuti pa tong kabayo. Kaya yan po, solo ko number 8, Trovador. Race number 7 na po tayo, peak 6 event, race 7 hanggang race number 12. Ito na po ang hinihintay ng lahat. Ang third leg, 3-4 crown stakes race, 2,000 meter po ito. Meron dito ang 7 runners po dito. First choice ko po dito, itong numero 5 na rin, natingin ko makakagrand slam winner. Kasi General Kalentong, nasakay ni JB Cuse. Kung kaya naman po niyang sabayan yung airing gagawin itong mga nasa unahan, tingin ko, makakapanood lang po ito ng boxing. Second choice ko po itong numero 2 na sinasabi ng iba na magiging sisilat para sa akin. Pananaw ko din po, numero 2 na Sky Shot na sa akin ni John Paul Buse. Kung si Sky Shot po, makasabayan ni Winner Bidder sa Erihan. Kung ito po yung magkakaubusan, tingin ko po ito talagang mapapabor ito sa mga ririmati. At kung sino yung makakapwesto ng mas malapit sa kanila. Kaya po, General Kalentong din po ang aking first choice dito sa Triple Crown. Second choice ko po, Sky Shot. Race number 8 na po tayo, second peak 5 event, race 8 hanggang race number 12.
Piltobo Congressman Antonio Calisto Trophy Race. Meron po tayo isang 14 runners ulit. Class Division 5, 6 to 10 split. First choice ko po, number 1, good luck. Marunong mababa na po ito, pati dilema po, Rerenda. At tingin ko kung lalaban po ito dito, eh, sobrang mananalo itong numero 1 na ito, good luck. Napakababa na po talaga nito dito. Second choice ko po, number 11, Dihado Amiga. Nasakay ni JM Estorque. Hindi ko lang po alam kung siya pa po sasakay nito kasi po eh, nahulog siya kanina kay La Carmona. Kaya po, first choice ko po, number 8, good luck. Second choice, number 11, Amiga. Race number 9 na po tayo. For two winner take all, race 9 hanggang race number 6. Piltobo Juvenile Championship, 1,600 meters po ang distance dito. Ito po ay mga bagong kabayo na panglalaban po sa Triple Crown next year. First choice ko po dito itong numero 8. Enzo, tsaka Work From Home. Nasakay ni Jan Alvin Guse at KJB Guse po, Work From Home. Enzo po, eh, napanood ko ito ng Novatos. Diarimati po ito. Matagal lang siya mag-response pero pag nag-response naman po siya, ituloy-tuloy yung remati niya. Kaya po siya ang aking first choice. Enzo and Work From Home. Second choice ko na rin po itong magaling na numero 1 King Tiger. Tsaka ito pong tagupang Prevang Flattering You. Nasakay naman ni Kelvin Abobo at ni OP Cortez. Kaya po, tingin ko, eh, para sa akin single fight tong laban na to. 8 and 8A versus 1 and 1A. Kaya po sila ang first and second choice ko. Race number 10 na po tayo. Second pick 6, race 10 hanggang race number 15. Ang Phil Racom Hopeful Stake Race, 2,000 meters po ito. Meron din tayong 7 kalahok din po dito sa kagaya na to. First choice ko po, yung nakitaan ko ng takbo ng muli. Itong number 6 na Born Leader. Kasaya ni Jan Paul Guse. Nasigunda po ito kay Skyshot nung Hopeful Stake Race, last run po. Napakaganda po nito, first run niya po yun. Nagandahan ako sa tinakbo niya. Kaya tingin ko eh, makakachamba to dito number 6 Born Leader. Second choice ko naman po, ito napabor na sa kanya karera. Itong numero 7, T-Pose C, nasakay ni Jan Alvin Guse. Ito po tingin ko, pag nag-response to ng mga media milya o kalahati na ng karera eh, sobra mananalo ito dito kasi sa tinakbo nito nung huli nakinapos lang kay Calbayog. Kaya po siya ang aking second choice. First choice ko po ulit, number 6, Born Leader. Second choice, number 7, T-Posey. Race number 11 na po tayo. Third big 5 event, race 11, go to race number 15. Piltobo Attorney Narciso Morales Trophy Race. Class 4, 16 to 21 split. Solo, bayang kalalista. Number 10, Brillo. Nahulog lang po ito nung nakaraan. Eh dito po, numero 10 ang pwesto. Napakaganda. Tingin ko po eh, babawi ito para sa atin, bayang kalalista. Kaya po siya, sinosolo ko na number 10, Brillo. Race number 12 na po tayo, pick for event, race 12 hanggang race number 15. Piltobo SC Stock Farm Incorporated Trophy Race. Class 4, Division 22. 27 split. Ang first choice ko po dito, ito nagbabalik pista na si Monique. Nasakay ni MB Pilapil. Ito po, bago ito napahinga, eh, medyo mabuti na po ito, bayang kalorista. Kaso, nalaban lang sa malakas, napahinga ng matagal. Kaya po siya, aking first pick, number 13, Monique. Second choice ko po, itong number 3 na Fortune Island. Huwag lang po maiiwan sa Dargan si Fortune Island. Makasabay lang po ito pagkating ng rekta, rerimati ito, bayang kalorista. First choice ko po ulit, number 13, Monique. Second choice ko po, number 3, Fortune Island. Excuse me po. Race number 13 na po tayo. Phil Racom, RBH4. Eh, class 4, 28 to 33 split. Meron ulit tayong 14 runners. First choice ko po, number 4. I am the boss, nasakay ni JB Guse. Napakaganda po ng panalo nito nung nakaraan sa kapilang karerahan. At lalo na po dito, dito po itong magaling marakbo na Metro Turf. Kaya din ko po eh, nakakaangat to sa karera na to. First choice ko po yan, I am the boss number 4. Second choice ko po na tingin ko, makaka-upset sa kanya kung sakasakali itong numero 12, San Rafael, na sakay ni AS Pare. Medyo, hindi lang po maganda yung mga sinasalita nito ng mga nakaraan, pero bago po yun eh,
malakas yung nasa gunan ito, numero 12 na to. First choice ko po ulit, number 4, I Am The Most. Second choice, number 12, San Rafael. Race number 14 na po tayo, last double na po tayo. Isa po Pilracom RBHS Class 4, 16-21 split din po ito. 14 runners po tayo meron dito. First choice ko po itong medyo masamang alis nung nakaraan, tsaka puro buka ang inabot. Number 4, Crystal Creek, JT Say na po rerenta dito. May pipwesto naman agad ito ni JT Say, tingin ko. Kaya hindi ito ma-traffic o hindi ito masasaraduhan pag nagrematehan. Kaya po siya ang aking first choice. Second choice ko po ito, Kabayong San Lazaro na may natatakbo dito. Yung numero 1, Rainbow Song. Nasakay po ni AR Villegas. First choice ko po ulit, number 4, Crystal Creek. Second choice ko po, number 1, Rainbow Song. Nandito na po tayo sa last and final race. Isa po itong Pilracom RBHS Class 4, 28-33 split. 14 runners point po tayo ulit dito, Bayang Karerista. Ito pong first choice ko, Eddie Hado, Bayang Karerista. Kung gusto niyo po siyang, ayan, numero G's na Jananigans. Wala po akong nakikitang mabilis sa karera na to. Kaya tingin ko po eh, kaya nitong sumolo Aire. Nung huli pong abutin to ng Iron's Dream eh, medyo kinapos na lang kasi po napagtulong-tulungan siya. Ito po, O'Neal Cortez pa rin po rerenda. Number 10, Jananigans. Siya po ang aking first choice. Baka po mapabayaan. Makadihado. Second choice ko po itong number 14 na may nasakay ni JB Hernandez. Itong Call to Honor. Ito po, rebati po ito. Medyo magaling din po ito sa mataas na grupo. Kaya po, tingin ko isa lang ang medyo malakas na rematik kung sakaling magkakaroon ng pressure sa unahan. Isasama ko pong panasera dito, Bayang Karerista. Itong numero 3 na Rapido Blues na sakay ni MVP Lapid. Ito po, Dihado, lagi po itong nasabi sa mga tarsera, kwarta. At tingin ko, pansin ko, meron na itong kabayo, pinahinga ng mga ilang buwan, pinatakbo ulit. Kaya po, maganda po siyang panama sa mga paratingan po natin ng mga exotic bets. Yan po yung mga tips ko ngayong araw ng linggo. Sana po magustuhan nyo. Shoutout nga po pala kay Sir Charlie Velarde. Sir Charlie, good luck po sa mga kasali po sa tips challenge nyo. At binabati ko nga po pala si Sir Miguel Badjao Recosana ng Hokkaido, Japan. Maraming salamat po sa pag-comment sa video ko. Tsaka maraming salamat po sa suporta. Asahan nyo po na lagi po akong gagawa ng mga videos para po sa ating mga bayang karerista at sa mga lahat, sa lahat po ng mga nag-aabang at tumutok sa mga tips ko eh, sana po wag po tayong magsawa na mapanood yung mga tips ko at matayan kahit pa paano para hindi po makachamba tayo ng Dihado, makakuha tayo mga gamamas ko. Shout out po pala sa Burning the Track FB Group at saka sa Balitang Karera United. At ipapasalamat po ako sa lahat kasi po eh, tinatanggap po ako ng mga bayang karerista kahit hindi po ako masyado hindi po masyado maayos yung view ko, yung pag-ano ko, pero ito po yung ginagawa ko lamang po eh, kagustuhan ko lang po makatulong sa mga bayang karerista natin na alam naman po natin na dalawang beses lang po ang karera sa isang linggo, kaya po sana eh sana po yung magtuloy-tuloy ulit at mabalik ulit po sa normal yung ating pangarera. At ito po ang inyong muling lingkod na si Master Lekim na nagsasabing ang karera tapat-tapat lang, minsan swerte, minsan alat. Basta pag binigbigyan tayo ni God ng magandang tama, huwag natin kalimutan magpasalamat sa Kanya at tumulong sa ating kapwa. Yun lang po. Happy racing po. Happy weekend po, Bayang Karerista. Maraming salamat po. What's up, Bayang Karerista? Master Likim po ito. Huwag po natin kalimutang mag-like, subscribe, at hit ang notification bell para po updated tayo sa mga tips ko every weekends. Nagbibigay po ako ng tips tuwing Sabado at Linggo. Sana po makachamba tayo. Maraming salamat po.